Mapagpalang araw sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabusiness at mga kapapisan ng panig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Bayan mga idol, ako po si Taong Gala at sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Samahan niyo ako hanggang sa dulo para po naman makita ninyo ang aking punto de vista. Bigyan po natin ng reaction video itong kasalukuyang sitwasyon ni Bong. Bueno, kung bago ka lang sa aking tahanan, mangyari lamang pindutin mong subscribe button at bell button para sa ating susunod pang mga reaction video, isama natin ang Kabusiness Family, Kabusiness Official at saka si Papa Dets. Okay, so ito na nga pong mga idol, ano po, kasi sabi ng iilan, ano po ang pananaw mo dito sa kasalukuyang sitwasyon ni Bong? Batid kasi natin na tila lumalabo itong labong si Kayla at si Bong. Ito sa kadahilanan na nung pumunta si Papa din sa lugar nila Kayla, ay nagpahayag ito na hindi muna sasama. At nabanggit din doon na mayroon din di umano nanliligaw sa kanya. So, una po, gusto natin na bigyan ng punto yung pong pag-uusap ni Papa Dins at ni Kayla. Sa pag-uusap na yan, mayroon lang akong napansin na masasabi kong masyadong nag-improve na si Kayla dahil napakataas na po ng kanyang IQ sa pamamagitan lang po ng pagsasagot. Nung tinanong siya nga ni Papa Dins na kumusta ka na, maagaling ka na ba? Sabi niya, oo, kasi hindi naman nila ako tatanggapin kung hindi ako magaling. Tama, di ba? So marami siyang maraming mga katanungan na kung ano-anong mga sinabi si Papa Dins, mapapayag lang si Kayla. Pero take note, hindi nagwagi si Papa Dins. Hindi niya nakuha ang yes ni Kayla. O, di ba? So patunay lamang yan mga idol. Isa po siyang patunay na talagang okay na itong si Kayla. Ngayon, doon naman po tayo kay Bong. Nung kausap naman ni Papa din si Bong, isa din naman magandang indicator yung sinabi ni Bong na, sige lang, hayaan muna natin siya. Kung sakaling doon siya masaya, suportahan ta ka. O, suportahan natin siya. Isa din sa magandang indicator na talagang this time, malawak na ang pangunawa ni Bong. Nakakalungkot ng isipin mga idol na parang tila hindi pa talaga makukuha ni Bong ang kanyang inaasam-asam na magkaroon ng pamilya. Pero naniniwala tayo na sa lahat ng pinagdaanan ni Bong mula pa sa umpisa ay madami na siyang natutunan na siyang nagpataas ng kanyang kaisipan. Una, isang magandang indicator dito yung sinasabing mula sa umpisa hindi siya nag-absent. 1 month na hindi siya nag-absent. Pangalawa, yung napapansin nila Mr. Kabusiness na talagang lagi siyang nangungupo, po at upo, gumagalang siya sa bawat kausap niya. Isang napakagandang indicator at higit sa lahat, yung kanyang pagpuporsige na makasama sa pagsisimba tuwing araw ng Linggo. Iyan ang isa sa pinakamagandang indicator. Bakit? Ang taong nakakakilala sa Diyos ay taong may takot gumawa nang hindi tama. Yun po ang sakto. Ang taong takot sa Diyos ay taong hindi gagawa ng masama. Bagamat si Bong ay ganito lang ang kanyang pagkatao, kumbaga, dahil sa kanyang pinagdaanan. Pero naniniwala tayo na malakas at mataas na ang antas ng kanyang kamalayan. Sana lang hindi na siya mag-backslide, hindi na siya bumalik. Sana lang tuloy-tuloy na ito. Ano po? Marami ang nananalangin at nagdarasal na sana ay magkaroon ng pagkakataon na makapagpamilya si Bong. Pero marahil, hindi pa itinatagna ang takdang panahon na yan. Pero dito naman sa sitwasyon nila ni Kayla, masasabi kong hindi pa naman tapos ang lahat. Dahil wala pa namang proyba. Wala pa namang silyo ang kanilang paghihiwalay. At wala pa rin, hindi pa rin nga sinagot si Bong at ni Kayla. Napakaganda ng kwentong ito mga idol. Kasi una, naniniwala tayo na mataas na rin ang kamalayan ni Kayla dahil hindi niya kaagad sinagot si Bong. Talagang idinaan niya. Ang aking analysis dito ay ito ma ay isa sa masusing pamamaraan ni Kayla upang masubok kung talagang totoong nagmamahal na si Bong. Ito ba ay pagsubok? Hindi natin alam mga idol ang laro ng kaisipan ni Kayla. Siya lang ang nakakaalam. Or in the negative side, pwede rin natin isipin
na kung totoong may naliligaw kay Kayla, pwede ding sabihin na yung naliligaw kay Kayla ay pwedeng pinagsasabihan siya na lumayo siya kay Bong. Kumbaga, mayroong negative inputs na ibinibigay sa kanya, rason kung bakit lumalayo siya kay Bong. Diba? Talaging may two sides of the coin siyan. Kaya nga lang, tayo bilang reactors, dahil hindi pa natin nakikita ang talagang sitwasyon at hindi pa naman lang, parang nagkakaroon lang tayo ng hinaga. Pero alinman sa dalawa, ang pinakamaganda rito, whatever action ang mangyari, ano po yung maging resulta, ang maganap po doon, nasisiguro natin na hindi masasaktan na si Bong. Bakit? Kasi handa na siya, tanggap na niya. Ngayon, kung sakaling dumating ang pagkakataon na mag-okay si Kayla, yun lang po ang malaking question mark. Bakit? Kasi kung ang kaisipan ni Bong ay bugnutin pa rin, alam natin na si Bong pag umayaw na, wala na. Ay, alis na yan. Alis na yan. Pag umayaw siya, wala na, di ba? Ganun yung masibling mangyari doon. Yun lang naman po yung ating... Kaya sinasabi natin na tila nagkakaroon ng panlalabo itong Labong. Pero sa kabilang banda, mga idol, kung sakali man, kung sakali, dalangin natin na talagang magkatuluyan sila, eh magiging masaya dahil maraming na nga po ang naghihantay sa kanila. Kahit dinadayo at sinasabi maraming mga kumbaga nambabas sa kanilang dalawa, marami din naman ang sumusuporta. Pero ganun pa man, sa sitwasyong ganito na hindi pa natin nakikita kung ano nga ba talaga ang nilalaro sa kaisipan ni Kayla, hindi pa natin makikita ang actual na konklusyon. Tandaan ho natin, mga idol, dito sa sitwasyon na ito, ang may dala na po ng bola ay si Kayla. Bakit? Kasi kung sasama siya, magdi-decide siyang sumama doon kay Papa Dins, may posibilidad na gusto pa rin niyang makita si Bong. Pero kung hindi na siya sasama doon, anuman yung sinasabi niya, ay parang sinasabi na lang niya yun para hindi mas lalong masaktan sila Papa Dins. Pero hindi tayo nakakasiguro kung ano nga ba din ang totoong nangyayari sa loob ng kanyang trabaho. Ang nakikita lang natin ay isa din po sa magandang indicator na pinapahalagahan ni Kayla yung kanyang pagtatrabaho. Dahil mas gusto niya yung pinagpapawisan ang kanyang kita. Although, binibigyan siya ng offer ni Papa Dins, ni Kabusiness, magtrabaho din doon, bibigyan siya ng sahod, mas malaking sahod pa nga kaysa nga doon sa ano. Pero nananatiling ang desisyon ni Kayla ay doon sa kanyang pinagtatrabahuan sa kasalukuyan. Kaya nga ho, sumagi sa isip ko, mga idol, etong baka nga ho talagang totoong may nanliligaw at yung nanliligaw na yan ay nagbibigay sa kanya ng inputs na iwasan si Bong. Sanhi upang mapag-isipan niya dahil mataas na ang kanyang kamalayan na kumbaga nagkakaroon na din siya ng mga komparasyon. Kung dati hanga siya kay Bong dahil sinasabi niya na bukod tangi si Bong lang ang makakaunawa sa kanya dahil magkapareha sila ng pinagdaanan, pareha sila ng sitwasyon, this time, nag-iba ang kaisipan ni Kayla. Bakit? Dahil nakapasok siya ng trabaho. Nakita niya sa kanyang sarili na, oh, this is it. Ito pala ako. Pwede pala ako. Diba? So, nag-iba na ang kanyang mindset kasi ang kanyang kaisipan noon ay dating pangkalakan lang. So, the same level sila ni Bong, kaya hanga siya kay Bong. Pero this time, na nakahanap siya ng trabaho, parang sabi niya sa sarili, uy, pwede pala ako. No? Eh, pero lahat ng itong mga idol ay lahat ay spekulasyon pa lang. Hindi natin bibigyan yan ng saktong conclusion na talagang ito na. Hindi natin alam kung saan at saan dadapo at mangyayari po etong Labong, mga idol, ay aabangan lang po natin kung ano po yung mga kasunod na pangyayari. Ang pinaka-importante dito na dalawa sila, tulad ng sinasabi ko doon po sa ating previous na reaction video, sa kasalukuyang pangyayari na nagtatagpo si Bong at Kayla, parihas silang dalawa nakabenepisyo. Sa anong pamamaraang nakabenepisyo? Una, si Kayla ay nagkaroon ng malawak na ng kamalayan upang pagnilay-nilayan ang lahat ng bagay. Marunong siyang manimbang at mamili dahil mas higit niyang pinili ang kanyang trabaho kaysa pumunta kila Kabusiness. In good things, sa positive side, kung titingnan natin, magandang idea yan. Kasi ibig sabihin, nagkakaroon siya ng ideya na mayroon siyang choice base sa kanyang sariling kagustuhan.
magandang idea yon kung hindi natin titingnan ng negative side. Pero, syempre, sa kabilang banda naman, ito naman si Bong, nakita rin natin na sa ganitong klaseng sitwasyon, kayang tanggapin ni Bong ang bawat pagkakataon dahil sa kanyang tinuturan na okay lang. Kaya nga lang, hindi pa rin natin maaarok ang damdamin ni Bong kasi nagbabago ito eh. Kung katulad din ng dati, di ba, okay lang, pero pagdating ng tanong na talagang marinig niya ay nagbabackdown siya, nagbabikeslide, doon na mangyayari yung ating conclusion kung talagang si Bong ay okay na. Kaya lang, ang isa sa pinakamalakas na batayan ko kung bakit sinasabi kong malakas ang pananalig ko na okay na si Bong, yung kanyang pagpupursige na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil sumasama siya sa pagsamba kila ka-business. Isa sa pinakamalaking indikator sapagkat ang tao na may pananalig sa Diyos ay taong may lakas ng loob at kayang-kayang magdesisyon na hindi siya matatakot sa kanyang hinaharap. Bayan ng mga idol, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong komento at opinion? Hanggang dito na lang po muna tayo. Quick live lang po, quick reaction video lang po tayo. Pero bago po tayo magtapos mga idol, ilapit ko sana sa inyo ang tatlong kagwang, by Papaya, by Intoy at siyempre si Burok. Siyempre huwag natin kalimutan mga idol. Isama po natin si Kabusiness, Kabusiness Official and Kabusiness Family. Ayan, isama po natin. At ang ating pong mga reactors, mga idol, isama po natin Anime Reality Vlog, Analisa Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog. Nagharambol, ano? Pasensya na po talaga kayo. Ulitin natin, mga idol, ha? Ayan, Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, andyan po si Kalingap Torak, nandyan po mga idol si Almenda Mix Vlog, Mumpler's Channel, andyan po si Inday TV. Oh, kita mo, may Inday na tayo. Oh, kita nyo yan, oh. So, sama natin si Inday at si Kamix Vlog. Bueno, ako po si Taong Gala mga idol, hanggang sa susunod pong reaction. Paalam po, pansamantala, buti na lang, nag-okay na ang aking computer. Sa so, mga business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.